what's up mga kabugo? For today's video, andito kami ngayon sa Ecowheels. Sa Malolos, Bulacan, matatagpuan dito sa Dakila 71. Kaya kung napanood nyo yung last time na video namin, nasira yung tricycle namin dahil sa bigat ni Lovely. Hindi talaga sila ang talaga. Siya pang di-deliver sana namin ng Gora Sunskin and Dilly Magic Strap. Yun ay napanood ni Sir Migs ng Ecowheels. So, pinamili niya kami ng kulay. So, actually, pinamili tayo ng kulay ni Sir Migs eh. Ito lang pala yung mamimilihan. So, ang ganda niya kasi para siyang bumblebee. Yun. So, guys, malalaman niyo yung unit na to. Actually, all electric siya. So, di battery siya. Ito yung tinatawag na electric mini car. Kung tawagin dito naman is EcoMax 480. Yes. So, ang umaabot nito ay 140 kilometers pa madam. 40 kilometers ang layo. Hindi, 40 kilometers yung bilis. Ay, yung bilis. 60 kilometers yung bilis. So, di ba parang... Hindi, yung layo. Distance. Guys, tingnan nyo. Parang yung sasakyan na talaga. Oo. Ang ganda niya, guys. Sakto-sakto. Di ba? Sa mga ayaw ng makatipid, sa mga gas. Ito na, guys. Oh. Di, sakto. Pangatid sundo namin ng mga bata. So, parang kapagaling ng mga kotse. So, ito yung driver seat. Ito yung may dalawa ditong back seat. So, bago namin siya paliwanag sa inyo yung mga specs niya, dadalhin muna namin siya sa bahay. So, kita-kits tayo sa bahay, paliwanag ko kung paano. Mga features niya, mga safety features niya. So, big shoutout sa Ecowheels. Yes. Malolos. Ayun, si Sir Migs ng Ecowheels. Ayan, napanood din siya yung vlog namin na sira yung tricycle namin. So, sabi niya, yan na roon namin to. So, bukanda namin yung EcoMax 480 ba, sir? Yes, sir. EcoMax 480 nila. Sakto-sakto to, sir, kasi pangatid sundo na yung face-to-face na yung mga anak namin sa school eh. Saka nag-uulan, pati safety sila ngayon dito. So guys, bilang po sa safety, sir, ano po yan? Sobrang tipid po, efficient, and then sobrang practical din po. So yung mga ganito, sir, di ba, bali, ang maximum speed niya is? Ano lang po, sir, naglalaro lang po ng 30 to 40 kilometers per hour po, at 100% full charge po yun. Tapos sir, ang full charge battery niya, ilang kilometers bago siya malobat? Sa EcoMax E480 natin, sir, nag-range po ng 70 to 80 kilometers po. But still, mag-vary pa rin po yan sa slope, and then sa load po, and then yun sa speed. Yung bigat din, no? Depende sa sakay. Yes. Kumbaga sa sakay, depende sa apak ng gas kung walwal ka magmaneho. Hindi, ibig sabihin, hindi. Kung kunyari, kasi ang sakay mo is malulobo, mas mabagal din yung So guys, dadalhin muna na yung Sir Migs to sa bahay. So doon namin siya i-demo sa inyo ng actual, saka para mas maluwag. So kita-kits tayo sa bahay. So yun nga mga kabugok, andito na ang EcoMax 480. EcoMax 480, yan. Umutak pang pakita mo naman si EcoMax 480. Ay, ayaw ako. So guys, galing to ng Malolos, dinrive papunta rito sa Punilan. Yes, so ngayon, itetest drive natin siya. Ano talaga siyang kotse, para siyang Wigo ni Balot, pinaliit lang. Ayan, so ito yung manivela niya. Meron din siyang blower, meron din siyang, ano tawag dito, wiper. Ayan, then syempre, para hindi na ipinasakyan namin, meron siyang roof deck. Roof deck? Sunroof? Sunroof. So meron din sa likod, ayan, may bintang. Sa likod, ano tawag? Tawag dyan is back deck. Back roof. Ayan, back roof. And syempre, may window tayo, so hindi siya automatic, ano lang siya. So big shoutout sa Ecowheels, yan. Napanood kasi nila yung vlog namin nakaraan na siray tricycle namin. So may pinadala silang EcoMax 480. Yan. Siyempre pag naiinip ka, meron din silang radio. Ayan. Siyempre may handbrake din for safety, lalo pag matataas yung lugar na pupuntahan mo. Pero yung full battery niya, nagre-range siya ng 50 to 70 kilometers kung di ako nagkakamali. Depende pa rin yan kung ilan yung nakasakay dito. So pwede dito sa likod, is kung mga bata is pwede tatlo or apat. So kunyari, ang kasing laki ko, kasing lapad ko, dalawa lang. Tapos kasama ni driver. Saka may foot brake siya, Balot. Pakita mo sa kabila ka, Balot. Ikot ka sa kabila. Ito yung foot brake niya, guys. Oh. Ayan, naka-foot brake na naka-handbrake. So kung tatanggalin nyo siya, press. Uy, abante na tayo. So kaya lang ka merong may basta frame. Basta pag i-handbrake nyo siya, hapakan nyo yung preno. Tapos, dito ang preno. Pak. Ganun. Tapos may ilaw din siya, yung mga signal light din siya. And syempre, meron din siyang busina. So, paano rin mo, B? So, natin ah. Yan. Eh, parang kotse na talaga, guys. Oh. Oh, eh, yung bar niya, kung malolobat na, tapos may bolts din siya dito, may busina. Yeah. Tapos, ang kagandaan dito, may reverse camera. Tingnan mo nga, wala ta. Boom! Kung may reverse camera, oh. So may tumutunog na siya para at least alam ng mga nasa likod na umaatras tayo. Sakay naman ito mga kabugok, sobrang tipid dito sa gasolina. Hindi mo na kailangan. Tipid ng gasolina, di ba triya to eh? Ah, di ba? So guys, testingin na natin ang EcoMax 480 ng Ecowheels. Let's go!
So driving na si Norvin. So guys, napakalambot niya. As you can see, napakalambot ng steering niya. Parang siyang power steering guys. Tama mo, isang daliri. Kaya iliko. Oh. Guys, siguro mga 3 kilometers din yung biniyahe namin. Kaya, binuksan namin yung bintana kasi medyo mainit siya. Wala siyang aircon guys, meron siyang blower. So pwede kayong maglagay ng additional blower kung gusto niyo mas malamig. Ano pakiramdam sa likod naman nung nakasakay ka? Naman. Saka ang lambot ng ano niya. Ang lambot ng suspension niya. Ayan, kung makikita niya yung plate. Ang lambot. Sobrang luwag. Sa kunyari, naipit kayo sa traffic. Tinatamad kayong bumaling. Simple lang. Pwede siyang buhatin. Big shout out sa Echo Wheels Malolos for having... Ano ba papangalan natin dito, B? Si Eco. Eco? Si Eco, Eco Wheels. Si Bisaya ka naman. What? O sige, pangalan niya na is Echo. Eco. Welcome to the family, Eco. So yun guys, mga sigurado, marami magtatanong magkano yung presyo niya. Actually, ang mga e-bikes doon, nagsisimula siya sa 28. Parang 28,000 to 199,000. So itong 4 wheels na to, nagre-range siya ng ang price talaga niya is 199,000. Si 480 siya, siya yung pinaka-top of the line. Parang si 450 yata, si Eco Max 450, at si 480, ito si 480. Ang pinagkaiba niya is yung type of battery, saka yung volts ng battery. So na-try ko siya. Sige. Try mo, Bita yun. Tayo sa likod, pakita natin. Para makita nila kung dalawang tayo, may space pa. Space pa. So, pwede pa bata. Tapos guys, malaramdaman yung bilis. Depende sa laki ng nakasakay, depende sa timbang. Bali, magbe-base pa rin yung battery consume niya. Depende sa pagdadrive mo or sa bilis ng pagtatakbo. Sa max load. Ang capacity niya is 275 kilograms to 300. Sa kainaman nito, may ganito siya. May recline siya. Oh, diba? Saan na ito? Nagbento. Gusto mo ganyang mag-drive. Wala nagda-drive ng ganyan. Ito yung blower niya, isa dito. Meron pa dito sa ibabaw para hindi siya magpag pag umuulan, nakasarado yung bintana. At yung wiper pag ganahin mo, bitch. Patayin mo na yung blower. So guys, siyempre pag tapos mo nang gamitin yung mini car mo, pwede mo siyang ilock. Gamit ang susi. Wala siyang power lock. Yan, malak na siya. Same din sa kabila, ganun lang din. So, pag nilock mo siya rito, hindi mo siya mabubuksan dito sa loob. Wala siyang unlock sa loob. So, pag nilock ko yan, hindi mo siya mabubuksan talaga sa loob. Wala siyang unlock. So, and dito yung charger port niya. Yan, pag gusto mo siya charge dito. Yung charger niya, nasa bahay. Hindi ko dalaw eh. So, pag-charge niya is 6 to 8 hours. Yan, may fuse din siya, safety fuse. Yan, lahat ng ilaw na yan, walang dekorasyon dyan. Lahat siyang gumagana. Walang reflectorized dito, lahat gumagana. LED light siya lahat. So yung size ng gulong, hindi ko nasukat yung size ng gulong eh. Pero malaki siya, parang milyo. O parang yung mga multi-cab na maliliit na e-bike. Yan, sa mga gusto mag-avail, meron silang Facebook page. Yan, Echo Wheels. Sa Malolos yung pinaka-physical store nila. Inquire lang kayo, marami silang ganito. Mini e-bike, mini e-car. Yan. Mula dalawang gulong hanggang apat na gulong. So balot, alam mo na. Basta, yun na yung balot ha.